So yan, magandang gabi sa inyo. Pasensya niyo yung bagong setup natin. Ito yung latest setup ngayon eh. De joke lang. Ang bagal dito sa PC ko. Kaya pagpasensya niyo na yung aking audio for tonight. At saka yung quality ng video. Sana okay. Kasi sobrang bagal talaga ng Facebook dito sa PC, sa desktop. So, dito okay pa kahit papano. Okay. Para matuloy lang, no? Kasi hindi ko sure kung makakapag-live tayo by next Friday dahil Holy Week. Right. So, i-mention niyo na yung inyong mga kapower diyan, inyong mga members, friends na nandito sa group. Okay, na nandito sa group. Kasi yung mga nandito lang sa group yung makakapanood ng ating Q&A session, no? Hindi mapapanood nung nasa public. So once again, ito ay parang special treatment ko sa inyong mga nandito sa Ethical Nation, part ng Ethical Nation. Okay? So shout out kay Mylen. As always, no, perfect attendance. I-mention niyo na yung inyong mga downline dito. Inyong mga downline, inyong mga members. Okay, inyong mga members para matulungan natin sila, no? Para mabaliw natin sila, magbabaliwan tayo. Para mabaliw natin sila. Okay, para ma-motivate natin ulit sila. Okay, i-mention niyo sila. By the way, sa para pala sa mga nanonood na last Friday ng ano ngayon, di ba? Sa mga member ko pala na nanonood ng mga part ng Team Genuine, meron tayong exclusive na Q&A sa team after nito, no, 9 PM. Okay. So, pwede nyo ring ipunin yung mga tanong nyo doon. Kasi sobrang bagal, hindi ko maintindihan bakit ganun. Pero at least may iba-iba naman, ano, para may iba-iba rin. No? Wala nga, parang old school na live. Ganito ako nagsimulang mag-live pala, way back 2016. Mga konting ano lang, konting kwento lang. No, ganito ako nagla-live before. No, na nakaganyan lang, simple lang. Simple lang. Ewan ko kung napapanood nyo pa yun. Nandun pa yun sa page ko. Di ko naman tinatanggal yun eh. Kasi para at least makita nyo din kung paano nagsimula ang Ethical Nation. Okay. Since wala tayong gamit na mga na kung ano-anong application, no? Kasi nandito lang tayo sa mobile. Ako na yung mag-i-introduction kasi nandito sa PC ko yung introduction. Eh, wala eh. Kasi, ayan. Ang bagal nga. Okay, so para sa mga first-timer, comment kayo dyan kung first-time kayo umattend itong ating Q&A session. So once again, i-mention nyo na sila. Yung mga nandito sa loob ng group ng Ethical Nation, i-mention nyo sila. Kung wala pa sila dito sa group, i-add nyo sila. Kasi free to join itong ating Ethical Nation. And at the same time, no, magpo-provide pa ako ng mga additional training dito. Actually, nakaplano na yan, nakaschedule na yan sa mga gagawin ko for the month of April. No? May mga panibagong plano tayo na para makapag-provide ako ng additional value sa inyo dito sa Ethical Nation. Maglalagay ako dito ng mga exclusive training, no? Na hindi ko inilalagay sa page. Okay, sa Facebook page ko na public. No? Para dito lang. Okay, kaya i-add nyo na yung mga pwede nyong i-add, i-mention nyo na yung mga gusto nyong, na pwede nyong i-mention dito sa ating Q&A session. I-add nyo na sila dito sa ating Ethical Nation, no? Para ano rin nila? Masulit din nila kasi libre lang to. Okay, libre lang to. Para masulit rin nila yung mga value na ibibigay ko dito na hindi ko nilalagay dun sa page ko. Meron ako mga exclusive na mga training sa mga susunod na buwan, no? Magpo-provide ako sa inyo ng mga additional exclusive training na para lang dito sa Ethical Nation. Wala dun sa public. Okay, wala rin sa YouTube. Okay. Wala rin sa YouTube. So, yung mga nakaplano ko so far, by the way, no, update para sa inyo. Yung mga nakaplano ko so far ay live din. Okay, mga live exclusive live training din. So, sa ngayon, walang ano, hindi ko pa sure kung gagawin kong available yung replay ng mga live na yon. Hindi ko pa sure, pero hintayin niyo na lang yung mga susunod na announcement. Pero yun nga, para at least no, na ma-excite din kayo, eh magkakaroon tayo ng mga ano, ng mga additional exclusive training para dito sa Ethical Nation. Kaya i-add nyo na yung mga pwede nyo i-add dito. Kasi habang libre pa to. Malay nyo, isang araw mag-decide ako na may bayad na.
dito sa Ethical Nation para makapasok ka. Hindi natin alam, di ba? Malay nyo, managinip ako na kailangan kong lagyan ng bayad to. Tapos kinabukasan, lagyan ko na. No, habang libre pa, papasukan nyo na sila. Okay? Mention nyo, kasi hindi nyo ito masishare eh. Kasi nandito lang sa exclusive sa group eh. I-mention nyo sila, add nyo sila dito sa group. No, nasa harapan naman ako ng PC, every now and then ay ano, mag-approve ako ng mga sumasali na member dito. Okay? So, yun. Sa mga first timer natin dyan, comment kayo ng first time para mabigyan ko rin kayo ng shout out. Mabigyan ko kayo ng shout out and then, yun, mag-introduction muna ako kasi, yun nga, walang introduction. Okay, dito sa Q&A session natin para sa mga first time umattend, no, pwede, sasagot ako sa mga katanungan nyo. Basta, ano lang, may kinalaman sa network marketing, ha? Huwag nyo akong tatanungin about mga investment, cryptocurrency, mga ganyan. Kasi hindi ako expert pagdating sa bagay na yan. May alam lang ako pero hindi ako expert. Tanungin nyo yung iba na expert about dyan. So, hindi ako expert dyan. So, nasa network marketing lang. Okay, sa network marketing, kung paano gawin yung network marketing sa ethical na paraan, yun lang yung kaya kong i-provide sa inyo na value. Kasi yun yung nagawa ko na. Naging successful na ako sa ganung paraan. Okay? And pag ako sumasagot sa mga tanong, real talk ako sumagot. Okay, baka kasi magulat kayo eh. No, hindi ako yung tipo ng network marketer or coach na malambing, na mabait, no? Hindi ako mabait. So huwag kayong mag-expect sa akin na mabait ako, hindi ako mabait. Real talk ako, sasabihin ko kung ano yung totoo at wala akong pakialam kahit masaktan ka. Basta alam ko na makakatulong sa iyo yun para magbago or makatulong sa iyo para ma-develop ka. Kasi para sa akin, ano ko eh, klase ng leader, klase ng upline, is tough love ako eh. No, tough love ako. Hindi ako yung malambing, kumbaga parang sa magulang, hindi ako yung malambing, mabait, caring, mga ganun. Hindi. Stricto, disciplinarian. Kasi alam ko dun kayo magbabago. At ang mindset ko kasi bilang upline, bilang leader ay hindi pang habang buhay na nandito ako para mag-guide sa'yo eh. Diba? Pag wala ako, at least kaya mo pa din. No? Parang ganun. Ganun ang way ng thinking ko. Kaya ganito ako. So, merong iba naman dyan mga leader ng mga malalambing. Kung hindi kayo sanay sa ganun, kung balat sibuyas ka or masyado kang madaling masaktan, I do not recommend na manood ka ng mga videos ko o matend ka dito sa mga live ko. Kasi, yun, baka awayin mo lang ako. Okay? So, hindi ako mabait na klase ng mentor. Okay? Ano pa? Wag lang kayong magme-mention dyan, wag kayong magko-comment dyan ng kahit na anong network marketing company kasi magkakaiba tayo ng network marketing company. Okay, ito, imagine nyo na lang na ito ay parang NDO na ina-attendan nyo or training or new distributor member training na ina-attendan nyo. Pero para sa lahat ng mga network marketers, regardless kung saan kumpanya kakabilang. So imagine nyo na parang ako yung apply nyo for 1 hour. Itanong nyo na sa akin lahat ng gusto nyong itanong, sasagutin ko for 1 hour. Actually, minsan hindi sumasaktong 1 hour eh. Kasi mga 9:45, 9:50 na alis na ako. Kasi lalo-lalo na ngayon, may training pa ako para sa grupo ko. So, wag lang tayo magme-mention dyan ng ating mga ano, ng ating mga company to keep this our common ground. Pare-pares lang tayong mga ethical networker dito sa group na ito. So, panatilihin natin na ganun. No? Wag tayong magpawiran dito. Wag tayong mag-promote dito ng sarili-sarili nating company. Kasi kahit ako ay active ako nagbibuild ng aking network marketing company, pero hindi ko yun ipopromote dito kasi hindi yun ang purpose nun, nitong Q&A session. Ang purpose nito ay makapag-provide ako ng value sa inyo, masagot ko yung mga katanungan nyo, mabigyan ko kayo ng additional knowledge, and somewhat ma-motivate or ma-inspire kayo, even though sa ibang kumpanya kayo na kabilang, para magsimula ka na maging isang ethical networker din. At kahit sa ibang kumpanya kabilang, pwede ka maging successful na ethical networker. So, baka malay natin, ikaw yung una na maging successful na ethical networker sa kumpanya na kinabibilangan, hindi natin alam. So, yun yung isa sa mga vision ko. Kasi ang vision ng Ethical Nation, okay? Itong group natin, ang vision nito ay mapaganda yung pangalan ng network marketing dito sa Pilipinas. At hindi natin magagawa yun kung ano, hindi natin magagawa yun kung ang plano ko sana ay sa grupo ko lang. Kaso, na-realize ko na baka wala na ako dito sa mundo, hindi pa nangyayari yung vision ko na yun. Kaya, in-spread ko na, kahit ibang kumpanya na, kahit sa iba't ibang kumpanya na, basta ikaw ay isang network marketer na gusto mo na, tawag dito na, matutunan or malaman kung paano ka magiging successful sa ethical na paraan. Okay? So, ano pa ba? I-like nyo yung aking Facebook page, Carl Serrano, and marami pa kayong matututunan dun sa aking YouTube channel, Carl Serrano din. K, ha? K, hindi C. K, Serrano, double R. Okay, so mahahanap nyo yun
marami pa akong additional free training videos doon. At saka meron, nandito rin naman sa description nitong video na to, may link din ako na pre-provide para mapuntahan nyo rin yung mga additional training na pwede kong ma-provide sa inyo. Meron doon ako mga training na exclusive na may bayad, meron, pero halos lahat libre. Okay, karamihan libre. 99% libre. So karamihan, 1% lang yung merong bayad, mga additional training kung gusto mo pang mas level up na training yung makuha mo mula sa akin. And by the way, para doon sa mga ano part na ng team ko na nandito na, no, hindi nyo na kailangan yung mga training na sinasabi ko na yun dahil nasa grupo na natin lahat, okay? Nandun na lahat na kailangan nyo. Okay? So, with that being said, I think nasabi ko naman, ulitin ko yung rule, bawal kayo magbanggit dyan ng kahit na anong networking company, no, para maging common ground natin ito. And once again, hihingi ako ng pasensya sa quality ng video at saka sa quality ng sound. Baka may marinig kayong maingay. Baka naririnig nyo yung electric fan ko dito sa background. Ayoko mag-aircon, nilalamig ako eh. Mas maingay pati yun. So, pagpasensyahan nyo na, ngayon lang yan kasi wala akong magawa. Napakabagal ng Facebook sa desktop. Okay, so with that being said, na, simula na tayo. Simula na ako na mag-shoutout. Maganda gabi kay Riza, Aaron, Claystone, Aiza, Marilyn, Zenaida, Jels, Ronnie, si Coach Luvin, si Mark, Marilyn, Maile, na-shoutout ko na si Maile, Vicmar, Michael, Neil, sino pa? Jerilyn, first time. Okay, welcome, Jerilyn. Riza, first time din. Anna Rose, si Mark, first time din. Sino ba? Jackie, first time. Okay, sa mga first timer natin dyan, I hope na makasama namin kayo every Friday, 8 p.m. Philippines time. By the way, gusto nyo ba na mag-live tayo next Friday? Good Friday yun eh. Comment nyo na lang dyan kung gusto nyo pa din. Kasi kung ano, sacred sa inyo yung ganung bagay, hindi na ako mag-live. No? Sa mga first timer, no, ulitin ko, I hope makasama namin kayo every Friday, 8 p.m. Philippines time. Ginagawa natin to for 1 hour. Dito lang exclusive sa Ethical Nation Group. Okay? Kung meron ka mga members, may mga crossline ka, or may mga friends ka na network marketers na gusto mo rin matulungan, na alam mo nangangailangan ng tulong na para maging, gusto rin nila maging ethical networker, andito yung group natin, libre lang sumali. Okay? So with that being said, meron na bang tanong? Hanap tayo ng tanong. Meron na ba nagtanong? Parang wala pa ako nakita eh. Okay, with that being said, no, magsimula na tayong sumagot sa tanong. Ay, meron na pala. Okay. Ulitin ko ha, itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong. Sa mga part ng team ko, kahit wag na kasi meron tayong sarili natin mamaya. Hayaan na lang natin yung mga hindi part ng team natin na makapagtanong para makapag-provide ako ng value sa kanila. Maturuan ko din sila. Okay. Hanggang ano lang tayo ha, mga 8:55. Kasi para may 5 minutes na buffer ako para makapagsimula din dun sa kabilang training. Okay? So, yeah. From Zenaida. Zenaida, ano, full name? Okay. Kailangan full name. Okay. Zenaida Blanco Obedoza. I hope naririnig niyo ako na maayos, no? Okay naman. Ang volume. Okay. At this time, it is considered that you are successful in your network marketing career. Ano po, sir, ang iyong daily routine before you earn your first million? Ah! Oh, gandang tanong! Okay, yan ang tamang tanong, no? Tumitingin ako dun sa camera, nasanay ako. Ito pala yung camera, tumitingin ako dun. Nasanay ako. Okay, ito yung magandang tanong, no? Hindi yung tanong na how to be you. Okay? Kasi instead na ito ha, magandang tip before ko sagutin tong kay Zenaida. Magandang tip pag nagtatanong ka sa kahit na sinong lodi mo, no? Pag nagtanong ka sa kanila, huwag mong tatanungin ano yung ginagawa mo ngayon. Huwag mo itatanong sa kanila ano yung ginagawa nila ngayon kasi hindi mo kaya 'yon. Okay, hindi mo pa kaya. Kasi para mo na rin tinanong na halimbawa ikaw ay level 1, para mo rin tinanong yung mga level 1,000 kung ano ginagawa nila bilang level 1,000. Hindi mo makakaya 'yon. No, ang itatanong mo sa mga lodi mo ay ano yung ginagawa nila nung simula, nung ka-level mo pa lang sila. Yun ang tamang tanong. No, kaya maganda itong tanong na ito. Kaya shout out sa iyo, Zenaida, dahil dito sa napakagandang unang tanong. Okay? Yung daily routine na ginagawa ko before I earn my first million. So, sa totoo lang, matagal ko nang kinita yung million. Sigurado naman ako sa 7 years ng network marketing career ko. Yun nga lang ang naging problem kasi nagpalipat-lipat ako ng kumpanya. Hindi dahil junkie ako, yung alam mo yon, yung madaling mapower,
yung sumali ako, ay grabe, power pa yaman tong kumpanya na to. Tapos nakakita ko ng another, ay hindi, mas power pa yaman, dun ako sasali. Tapos nakakita naman, ay hindi, mas power pa yaman pala dun. Na, hindi ako ganon. Hindi ako ganon. Hindi ako junkie. Kumbaga, hindi ako palakang networker. So nagpalipat-lipat ako kasi it's either problem sa culture or problem sa company. So yun na nangyari. O, bigyan ko ng konting preview ha. Unang company is maganda, malaki, sikat, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin sila. Yun nga lang ang problema is yung culture. Hindi ko nagustuhan, unethical. Sobrang unethical ng culture, yun din ang tinuturo sa amin, hindi kaya ng konsensya ko. Kaya nag-decide ako na lumipat. Sa kasunod na nilipatan ko, no? Hindi ko naman nagustuhan yun sa company. Yung mismong company, yung compensation plan pa bago-bago. So, na-bad trip ako, hanap ako ng kasunod. Okay, okay na sana to kasi may magandang culture itong company na to. Kaso nga lang ang problema nila, no, nagsara. Okay, yung nagsara. Okay, nagsara sila kasi walang tangible products. Okay, doon ako natuto. After nun, ito na yung current company na kinabibilangan ko ngayon. Dito ko na-hit yung first million ko within 1 month, 1 year and 11 months. Grabe no, power. 1 year and 11 months. Pero sa 7 years ko, sigurado ko, na-hit ko na ng paulit-ulit yung million. Hindi lang recorded, kumbaga. Kasi syempre, yung pag-hit ng first million, kahit empleyado ka naman, mahihit mo yan eh. Kung nire-record mo yung kinikita mo everyday, mahihit mo pa rin naman yan eh. No? Sa network marketing talaga, na nakikita mo yung achievement mo. Yun yung maganda, yun yung maganda. Kasi nakakatulong rin yan sa belief system natin. Okay? So, na nagsisimula ako, ever since na nagsisimula ako, ang pinakang importante na ginagawa ko every single day, unang-una is nag-i-improve ako ng knowledge ko, ng mindset ko. Pinaka-importante, mindset and skills. Ay, mas importante yung mindset kaysa sa skills. Kasi yung skills, almost every time, copy-paste lang naman. Madali lang ko. Usually, skills tinuturo eh. Kukopyahin mo na lang eh, kung ano yung ginagawa ng mga effective, ng mga nagkakaroon ng result. So, every single day, ganun ang ginagawa ko. Nag-improve ako ng mindset ko. Anything na pwede kong makita sa YouTube na about sa mindset training or personality development, yun, pinapanood ko. Okay, ever since. Nung natutunan ko kasi sa unang company na kinabilangan ko, napakalaki nang naitulong sa akin noon pagdating sa personality development. Even though unethical yung ginagawa nila. Pero, napakalaki na naitulong sa akin doon regarding sa personality development, sa mindset. Kasi introvert ako na tao, mahihiyain, di ba, hindi nahalata ngayon. Hindi ako palaimik, di ba, hindi nahalata ngayon. Kasi 7 taon na eh. Di ba? Hindi ako yung tipo, ako yung tipo ng tao na pag di mo ako kinausap, di rin kita kakausapin. No? Introvert. So, mas prefer ko na mag-isa lang, loner, di ba? Nasa bahay lang. Kaya napakalaki yung naitulong sa akin ng online marketing kasi na-leverage ko yun. Yung kagustuhan ko na yun. Then, napakalaki naitulong sa akin nun sa pakikisama sa ibang tao. So, malaking bagay yun. And then, naituro din sa akin dun yung importance ng knowledge. Okay? Yung importance na nag-improve ka every single day. Okay? Ini-improve mo yung sarili mo, yung mindset mo, yung skills mo every single day. So, tumatak sa isipan ko yun. By the way, tamad akong mag-aral ha. High school, first year lang ako nagdala ng libro nung high school. Second year, third year, fourth, hindi na ako nagdadala ng libro. Kahit ni-require pa yan ang teacher na dalhin, hindi ko pa rin dinadala. Humihiram na lang ako dun sa kabilang section. No, ganun ako kalupit. So, tamad ako mag-aral. Hindi ko talaga gusto yan. Pero, since nangibabaw sa akin yung kagustuhan ko na maging successful, gagawin ko kahit ayaw ko. Ganun lang naman kasimple yun eh. It's either success o excuses mo. Hindi pwedeng both. Pipili ka lang ng isa. Diba? Eh, gusto ko maging successful someday. Di, kahit ayaw ko, sige. No? Sinanay ko yung sarili ko magbasa ng libro. Sinanay ko yung sarili ko na manood ng mga training sa YouTube. Yung mga kaya ko. Yung, kasi libre. Diba? Noong mga time na yun, tawag dito, mahirap na, walang-wala akong pera. So, yung nanay ko, kagandahan, is mahilig siyang bumili ng kung ano-anong libro din. Nakakatun, like finance, chinkitan ng mga libro, ganyan. So, doon ako na-expose din. Kaya, yung mga libro niya, hinihiram ko na lang. No? Mahilig rin siya sa mga ganung bagay. Eh. So, iniram ko yun. Tapos, nanunod ako ng mga video sa YouTube. Tapos, nag-iipon ako ng pera para makabili rin ako ng libro, mga ganun. Or makabili ako ng training, online course, e-books, ganyan. So, yun. Yun ang number one na palagi kong ginagawa. Second is, hindi ako tumitigil sa profit-producing activities. Okay? Yan ang napaka-importante. Profit-producing activity or money-making activity, meaning, is yung magbibigay sa'yo ng pera. Yung mga activities na magbibigay sa'yo ng pera. Ang training, hindi makakapagbigay sa'yo ng pera yan. Yung pag-attend nyo dito, hindi kayo kikita. Pero, yung paggamit nyo sa mga natutunan nyo dito, pwede nyo pagkakitaan. Okay? Kaya, importante rin yun. Pero, yung training, hindi siya directly money-making
activity. So, ano yung money making activity? Prospecting, inviting, presenting the business, closing the deal, handling objection, selling the product. Yan ang mga ano, promoting, marketing, yan ang money making activities. So, isa sa mga naging pagkakamali ko yan before is hindi ko binuhos yung effort ko doon. Mas binuhos ko yung effort ko sa pag-gain ng knowledge. Kaya dumating yung time na ang talino ko na walang resulta. May mga kilala ba kayong ganun? Na? May tinamaan ba dyan? Huwag niyo na lang sabihin, no? So, yun ako dati. So, ganti-ganti lang yan. Kung tinamaan ka, ganti-ganti lang yan. De, joke lang. Okay. So, naging sobrang talino ko. Ang dami kong alam dito sa industry. Ang dami kong alam sa network marketing. Wala akong resulta. Yun yung naging pagkakamali ko before. Kasi hindi ko ina-apply agad kung ano yung natututunan ko. Okay? Ang nangyari sa akin before is, pag meron ako natutunan na bago, sa halip na i-apply ko, maghahanap ako ng mas effective. Wala namang ganun eh. Lahat yan pwedeng mag-work kung gagawin mo. Okay? Lahat yan pwedeng mag-work kung gagawin. Yan yung naging pagkakamali ko before, kaya iwasan yun. Hanap ako sa tingin ko para mas effective to. Hindi nauubusan ng mas effective. Lalo-lalo na ngayon. Lalo-lalo na ngayon na ang dami ng mga coaches na nagsusulputan. Hindi mo alam kung meron ba talaga sirang resulta o wala. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganun. Hindi mo alam kung may resulta talaga o wala. Ingatan nyo yung mga coaches na pinakikinggan nyo. Make sure na meron talaga sirang resulta. And at the same time, same ng prinsipyo sa'yo. Kasi kung meron nga silang resulta, ang yaman-yaman nga nila, eh sinungaling at manluloko naman kasi unethical networker. Dapat mo bang pakinggan yun? Di ba? So, hindi lang sa resulta titingnan. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinakikinggan nyo. Okay, madaming nagsusulputan na kung sino-sino mga coaches na mga self-proclaimed. Kaya ingatan yun. Okay? So, ang pagkakamali ko before is may natutunan ako, hindi ko agad din na-apply, naghahanap ako ng mas effective, hindi naman nauubusan ng mas effective, palaging may mas effective. So, walang nangyari. And then, later on, na-realize ko na, yun, mali na nga yung ginagawa ko, and then, that's the time na nag-focus na ako sa profit-producing activities. Okay? Profit-producing activities. So, para sa akin, no? Para sa akin, yung dalawang bagay lang na yun, pag consistent mo siyang ginawa for the first 2 years or hanggang 3 years, dito sa network marketing, sigurado mahihit mo yung first million mo. Okay? Sigurado yan. Mahihit mo yung first million mo. Gawin mo lang, yung dalawa lang yun. Yung dalawa lang yun. Improve ng sarili at money-making activity. Pansin mo, hindi ko dinagdag yung keeping, training your team. Importante yung mga bagay na yan. No, syempre kailangan alangan naman ng pag-recruit mo, pabayaan mo sila. Wag mo gawin yung ginagawa ng mga power payaman diyang ibang mga upline na pagka-recruit, pababayaan na. Wag mo na silang giyahin. Or kung ginawa sa iyo 'yun, wag mong gagawin sa iba. So kailangan syempre basic yung mga basic na ituturo sa kanila kung ano dapat gawin, benta yung product, mabawi yung puhunan. Yun na naman pinaka-importante. Marami akong YouTube videos regarding diyan. Meron akong YouTube video na ano yung tuturo sa bagong downline, 45 minutes, ang haba pa nga nun eh. Pero very powerful yun. Kina ko pa ginawa yun, 2018 yata. Pero very powerful hanggang ngayon. Pwede applicable pa rin yun. Pero kung gusto mo kitain yung first million mo, doon ka dapat mag-focus. Hindi ibig sabihin, pababayaan mo na yung iba mong responsibility, lalo na kung nakaka-build ka ng team, pababayaan mo na yung mga grupo. Hindi naman, common sense. No? Ang punto ko lang is, mag-focus ka dun sa dalawa na yun. Improving yourself and money making activity or profit producing activity, kasi yun ang doon kakikita ng first million mo. No, hindi kakikita sa hindi sapat na actually pag money making activities lang yung palagi mong ginagawa. Pwede ka pa rin kumita sa first million mo, pero medyo mabagal yan or medyo matagal kasi hindi ka nag-improve. Kasi wala kang bagong natututunan, paano mag-improve yung skills mo? Yeah, para mag-produce ng mas maraming pera. Diba? So, ganun lang yung simple na routine ko every single day. Ganun. And then, yun nga, hindi ko na namalayan sa totoo lang nung na-hit ko yung first million ko dito sa current company na kinabibilangan ko. Nakita ko siya nasa 990K na. Doon ko lang napansin, ay shit, malapit na pala. doon ko lang siya napansin. Sabi ko, ay grabe, malapit na pala. Oh, first million, ganyan. Pero hindi na ako masyadong hindi ako masyadong nabaliw ako noon nung mga time na yon nung na-hit ko yun. Pero hindi kasing afternoon actually nung afternoon ma-hit yung first million, then nagdrama lang ako ng konti kasi nag-flashback sa akin yung lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Then afternoon balik na ulit ako sa hataw. Okay, move on. Ganun. Kasi bakit hindi naman matatapos doon eh.
No? Hindi naman matatapos doon. And actually, before ko make yung first million ko sa company na kinababilang, sa dashboard pa lang yun. Pero yung product sales ko, so, lampas-lampas na doon. Lampas-lampas na sa 1 million. Kaya hindi naman masyadong big deal para sa akin. No? Kaya, yun. Doon lang naman talaga ako nakafocus. Hanggang ngayon naman, doon pa rin naman ako nakafocus para money-making activities. Ngayon lang, nagkakaroon ako ng mga times sa ganitong bagay kasi may passive income ako eh. No? May karapatan na akong magturo at mag-share sa inyo kasi meron akong resultang malaki. No? So, yun yung ano, yun yung ginagawa ko before I earn my first million. Okay, yung dalawa lang na yun. Mamaster mo lang yung dalawang bagay na yun. Baka mas mabilis mo pang ma-hit yung first million. Alright? So, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Okay, next question. Next question. May parang medyo mahaba na yung comment na to, ha. Kaya siya na nag-i-scroll lang ako. From Mylen, Vallejo. Paano po yung new member ko na hindi daw confident sa inviting? Ano yung may tutulong ko sa kanya? Turuan mo magbenta ng product. Turuan mo magbenta lang muna ng product. Kasi pag inviting, no, kaya hindi siya confident sa inviting, kasi usually yung mga ganito, yung mga natatakot mag-invite, ay mga overthinker. No, marami tayong ganyan, okay? Marami tayong mga ganyang overthinker. Paano kung itanong ganito? Paano kung sabihin ganyan? Kahit ituro mo nga sa kanila eh, yung mga sagot sa objection, kahit ituro mo sa kanila, natatakot pa din yan. Okay, natatakot pa din yan. Kasi ang pinaka nakakatakot na tanong sa ano sa mga baguhan, no? Maganda ang maayos na may buhok ko. Ang pinaka nakakatakot na tanong sa mga baguhan is yung kumita ka na ba dyan. Kahit ituro mo kung ano yung sagot, matatakot at matatakot pa rin sila. No, matatakot at matatakot pa rin sila. At yan yung naiintindihan ko. Kaya, instead na ituro ko sa bago kong member ay mag-recruit, mag-invite, magbenta ka na lang muna ng product. Pag kumita ka na, edi masasagot mo na yung tanong na yun. Diba? At pag tinanong yung member ko, kumita ka na ba dyan? Oo. Ito, nakabenta kong product. O, tapos ang usapan. So, yun yung ano eh, yun yung naging problem. So, instead na pilitin mo sila ng pilitin sa pag-recruit, benta ka ng product. Okay. Kasi nakakatulong yun eh. Pag kumikita sila sa pagbibenta ng product, nakakatulong yun ng confidence nila. Now, it's up to them kung magre-recruit sila or magbibenta. Ako kasi, hindi ko in-implement yung culture na puro recruiting or puro selling. Gusto ko yung mga members ko malayang gawin kung ano yung gusto nila. Pero alam nila yung difference ng nagiging resulta ng nagre-recruit sa nagbibenta lang. At difference na nagre-recruit sa nagbibenta lang at sa ginagawa parehas. Okay? Kasi palagi ko sinasabi sa mga member ko, kung gusto mong kumita, no, magbenta ka ng products. Kung gusto mong kumita ng mas malaki, no, mag-recruit ka. Pero kung gusto mong yumaman, gawin mo parehas. Yeah, ginagawa namin parehas eh. Di ba? So, yun yung inaano ko sa kanila. Malaya silang gawin kung ano yung gusto nila. Hindi ko sila ipipressure, hindi ko sila pipilitin. Ayoko ng ganun. So, ako, gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin. Nagbibenta ako ng product at nagre-recruit ako. So, kung sino na lang sa kanila yung gumaya, edi gumaya. Hindi ko sila pipilitin na ganun. Okay? So, as much as possible, wag niyong pipilitin yung mga members niyo na gawin yung ganyan mga ayaw nilang gawin. Ipagawa niyo sa kanila kung ano yung comfortable muna sila. Bakit? Kasi hindi mo pwede mo sabihin na ay maling mindset kasi yung blah, blah, blah. Mindset mo yan. E paano yung member mo? Kakasimula pa lang. Kumbaga parang sa bata, no? Pagsali ng bagong member, parang bata 'yan eh. Bata 'yan, let's say sabi na natin 7 years old. Pinipilit mong mag-algebra. Hindi, ito yung tama eh, kasi ito yung tamang mindset, algebra. Ano isipin ng bata, 'di ba? Mali yata yung desisyon kong pumunta dito. Mali yata yung desisyon kong sumali dito. 'Di ba? So wag mong ipipilit bilang upline, wag mong ipipilit yung mindset mo. Mapunta sa mindset nila. Kumbaga parang, one at a time, isipin mo kung ano yung pinakamadaling pwede nilang gawin at yun yung ipagawa mo sa kanila para kumita. Magbenta ng product. Okay? Actually, before magbenta, pagamit mo muna. Pagamit mo muna. Kasi nga, the best seller is a satisfied user. Diba? Pagka nasatisfied sa product ang isang member, kahit hindi mo turo magbenta yan, magbibenta yan. Diba? Nakakilala nyo ba yung, alam nyo ba yung mga ano, naka-encounter na ba kayo nung mga
yung mga kumare, di ba, usually sa mga nanay, kumare, yung grabe, i-chismis nila, grabe itong product na nagamit ko. Ang tagal ko na naghahanap ng mga ganito, ito palang e-epekto sa akin. Diba? Hindi naman siya nagbibenta. Hindi naman niya binibenta yun. Sinishare lang niya kung ano yung na-experience niya. Di ba? Dahil sa excitement niya ng pagkukwento niya, ano yung nagiging reaction ng mga kinikwentohan niya? At talaga, magkano ba yan? Saan niya nabibili? Lupit, no? So, yun yung ibig ko sabihin. Kahit hindi mo sila, pag nasatisfied sila sa product, kahit hindi mo sila turuan magbenta, magbibenta yan. Nang hindi, kahit hindi sila aware na nagbibenta sila. No? So, yun yung sa akin. Yun yung way ng leadership ko. Ayaw ko na pinipilit ko yung member ko na gawin yung gusto kong ipagawa sa kanila. Bahala sila. Okay? Pero, syempre, alam nila kung ano yung consequence. No? Paano kung ayaw mag-recruit? Ayaw din magbenta? Anong reason? Ba't ka sumali dito? Gagamit ka lang ba ng product? Eh, hindi gumamit ka lang ng product. Di ba? Okay, so ibang usapan na yan. Alright? So yan, next question. Okay, so welcome sa mga bagong pasok natin. Pasok lang po kayo. Mention nyo yung mga pwede nyo i-mention dyan para masaya. Okay. Okay, ito. From Mark. Unang-una sa lahat, Mark, bago ko sagutin yung tanong mo, ayusin mo yung pangalan mo. No? Itama mo. Okay, walang maniniwala sa iyo kung ganyan yung ano, kung ganyan yung pangalan mo. Walang hindi kasi seryosohin ng tao. Okay? So, sa paanong paraan mo malalaman na yung prospect ko po ay karapat-dapat sa negosyo gusto kong ialok? Makikilala po sa panlabas na katangin. Hindi. Wala, walang way para mahulaan natin yun. Ialok mo lang. Okay, ialok mo lang. Hindi mo malalaman hangga't hindi mo inaalok. Okay, ang trabaho natin, palagi niyo 'tong tatandaan, ang trabaho natin bilang network marketer ay i-share yung business opportunity natin or yung product kung aliman doon yung ino-offer mo, o both kung aliman yung ino-offer mo. Yun ang trabaho natin. Ang trabaho ng prospect natin ay mag-desisyon kung yes or no. Okay? Hindi natin sila control. Kaya lang natin silang ma-influence, pero kung hindi pa nila time, hindi pa nila time. Wala tayong magagawa doon. Kaya nga, di ba, SW4 next, di ba? Next lang ng next. Okay? Hindi natin goal na bawat makausap natin ay pipilitin natin bumili o sumali. Kasi the more na ganun ang way ng thinking mo, the more na hindi ka kikita, the more na hindi ka magkakaresulta. At kung makabenta ka man or makapagpasali ka man, hindi sila magtatagal. Kasi malamang napilitan lang yan. Okay? So, yun ang trabaho natin. I-share mo lang ng i-share. Ang trabaho natin ay messenger lang tayo. Tagapaghatid ng magandang balita. Yun lang ang trabaho natin. Ang trabaho nila is mag-decide. Yes or no? Huwag kang tatanggap ng maybe. Yung pag-iisipan ko muna. Di ba? Sinabi ni prospect mo, pag-iisipan mo muna. Pwede mo sabihin sa kanya na pag-iisipan mo ba talaga or hindi ka interesado? Kasi kung hindi ka interesado, okay lang naman, maintindihan ko. Sabihin mo lang sa akin. Wala naman problema. Mas okay yun. Let your, di ba nasa Bible ngayon, let your yes be yes and your no be no. So parang ganun din, hingin mo lang sa prospect mo is either yes or no. I-present mo yung negosyo mo or i-present mo yung product mo, yes or no. Diba? Pag nag-no sila, that means not now. Not now. Yun ang ibig sabihin nun. So mag-schedule ka ng follow-up. Meron ako tinuro sa YouTube paano mag-follow-up. Hindi ko natuturo yan dito. Okay, panoorin niyo na lang doon sa YouTube channel ko. Dami doon, daming videos doon. Regular ako nag-update, nag-upload. Okay? So 'yun, hindi natin mahuhulaan, hindi tayo manghuhula. Ay, ito si ano, si Bogart, parang hindi naman sasali, wala namang pera 'yan. Paano mo nalaman? Alam mo yung bank account niya? Ha? Alam mo yung laman ng wallet niya? Alam mo ba? Kita mo? So hindi mo alam eh, hindi tayo manghuhula kasi karamihan ng mga networker pag nagsimula, nagiging manghuhula na eh. Mukhang di naman sasali. Ay, parang i-reject lang naman ako. Negative kasi sa network. Takot lang ma-reject. No, okay lang naman. Normal yung takot ka ma-reject sa simula. Pero, hindi normal yan. Pag 3 months, 6 months, 1 year ka na, takot ka pa din. Kaya wala kang resulta. O maliit resulta mo. Okay? Ang pinakang goal mo bilang baguhan na networker ay mawala yung takot na yon. Paano mawala yung takot na yon? Kailangan mo siyang ma-experience ng paulit-ulit. Okay, kailangan mo siyang ma-experience ang paulit-ulit. Meron ako ikikwento sa inyo. Ay, biglang pumasok na kwento sa isip ko. Merong isang fox na naglalakad sa gubat. Tapos, itong fox na ito, no, naghahanap lang siya ng makakain niya. And then, maya-maya, nakita niya yung leon. Okay, nakita niya yung leon. Siyempre, bilang fox, tumakbo siya. Takot siya, tago siya eh. Tapos yung leon, naglalakad lang. Chill.
kasi hari eh, di ba? So, yun, takot siya. Kinabukasan, hanap ulit siya ng pagkain, nakita na naman niya yung leon. So, this time, before siya tumakbo, tinitigan niya muna yung leon. No? Tinan niya kung anong gagawin. Tapos biglang tumingin sa kanya yung leon. Pag tingin sa kanya ng leon, takbo siya. Tago siya. Okay? Tago siya. Then, kinabukasan, paulit-ulit itong nangyari sa kanya for the next 3 months. 3 months, paulit-ulit nangyari sa kanya yun. Diba? Natsitsempohan niya yung leon doon. Then, pagdating nung ano, nung ika-third month, no? For the 3 months, takbo siya, takbo, tago siya, tago. Pero pagdating nung ika-third month, nung ilang beses niya paulit-ulit nakita, so 90 days. 90 days niya nakikita yung leon, no? Pag nakikita niya yung leon, ang ginagawa niya na this time, binabati niya, sup bro? Musta? Tapos yung leon, tinitingnan siya, sagot sa kanya, ayos lang bro. Okay, so ano yung moral ng lesson na yon? Nasanay na siya eh. Hindi naman kasi siya inaano nung leon eh. Hindi naman siya inaano. Paulit-ulit niyang nakita, tinitingnan lang naman siya, hindi mo siya nahabol. Di ba? At saka parang mahirapan yung leon habulin siya kasi mabilis din yung mga fox, saka maliit. Pwedeng sumuksok kahit saan. Di ba? At saka parang hindi naman prey ng leon ng mga fox. Di ba? So yung point doon? Nasanay na. Dati takot na takot siya, pero paulit-ulit na lang nakikita yung leon. Sup bro? Naging tropa na lang niya. So parang ganun din pagdating sa rejection. Ang tanging paraan para mawala yung takot mo sa rejection, eh paulit-ulit mo siyang ma-experience, paulit-ulit kang masaktan. To the point na makalyo ka na lang. No? Na-reject ka, okay, next. Wala ka nang pakialam. No? Hanggat hindi ka dumadating sa level na yon, hanggat meron kang takot sa rejection, hindi ka magiging successful. Taga mo yan sa bato. Hindi ka magiging successful. Okay? So kahit anong business ha, hindi lang dito sa network marketing, kahit anong business pasukin mo, kahit anong industriya pasukin mo, basta mayroong kinalaman yan sa tao na nagbibenta ka or nagre-recruit ka, kahit ano. Hanggat takot ka sa rejection, hindi ka magiging successful. Alright? So next question. It's already 8:41. Ang bilis. Nakakadalawa pa lang tayo. Okay, nakakatatlo pala. Okay, ito. Tanong ba to? Hindi yata. Nagsishare lang. Hindi naman tanong. Okay, hanap tayo. Okay, ito. From Rolly. Okay, Dawatan Rolly. Alright, so tanong ni Rolly is, paano po pag nakikita mo na mali yung ginagawa nila sa networking? Ano po ba gagawin ko? Hindi ko po kasi kaya nakikita ko po sa kanila na mali talaga. So, naaawa ako sa mga sumasali sa akin. Alright! So, yun. Okay, so yan. Pumapasok na, binabagabag ka na ni Konsensya, kinakatok ka na. Alam nyo, si Konsensya, ano yan eh? Para sa akin, yan is inborn na ibinigay sa atin ng Diyos. Na nung trinate niya tayo, kasama yan, no, alam natin sa feeling natin, kahit hindi natin ma-explain, na alam natin kapag may mali, di ba? May mali sa ginagawa, may mali sa mga nakikita mo, di ba? So, at least aware kayo doon, importante na naiintindihan yun, okay, yung konsensya niya yun. So, ano yung dapat gawin kapag kaganyan? Hindi mo kailangan tiisin, humiwalay ka lang sa kanila. Mag-solo flight ka. Okay, mas okay na, di ba may kasabihan nga na mas okay na solo ka sa isang daan at least tama yung ginagawa mo kaysa kasama ka sa maraming tao na mali ang ginagawa. Di ba? Or pare-pares na ginagawa at mali yung ginagawa. Mas okay na mag-solo ka. Mas okay na iilan lang kayo. Mas okay lang na kukunti kayo. Huh? And ito yung malupit, Rolly, hindi ka, sa totoo lang, hindi ka naman nag-iisa eh. Even though hindi tayo magkakapares ng company, no, ethical nation tayo, may kaya nga tayo mayroong ganitong grupo. Hindi ka nag-iisang gumagawa ng ethical na strategy. No, siguro sa company mo, hindi ko alam. Baka meron din dyan, na part din ng ethical nation, hindi mo lang alam. Diba? Mali mo, makita mo siya dito. Diba? Di kayo yung mag-usap, magkayong magkwentuhan, kahit mag-crossline kayo. Wala namang ano yan eh. Kasi katulad sa akin, sa company na kanya bibilangan ko, sa culture namin, tropa-tropa kami ng mga crossline. Diba? Hindi kami naghihilahan pababa. Yun yung isa din sa nagustuhan ko na magandang culture. Kaya sabi ko nga sa inyo eh,
kailangan ano, sumama ka din sa magandang culture na ito, ethical mission, kahit hindi ano, hindi tayo magkakapares ng company. Di ba? Ethical mission. So hindi naman importante kung sino yun, crossline mo, it doesn't matter. Kung sa ibang kumpanya yan, doesn't matter. Kung pares naman yung goal mo na maging ethical na networker. Kaya ko nga rin ginawa tong community na ito eh. Para hindi nyo ma-feel na nag-iisa ka kapag ginagawa mo na yung ethical na paraan. Kasi yun yung naramdaman ko nung nagsisimula ako. Kasi ako yung founder ng Ethical Nation eh. Ako nagsimula nito way back 2016. Kaya alam ko yung pakiramdam na mag-isa lang ako. Tapos tinutuligsa, no? Lalim. No? Dito binabasa ako ng mga ibang mga networker na at yung mga dati kong naging upline, mga dati kong crossline, mga dati sa company ko, binabasa ako kasi nga, yun, ethical. No, kalokohan daw, do not reinvent the wheel, mga kalokohan nila. And akala nila, hinihila nila ako pababa. Pero ang totoo, mas lalo nila akong minomotivate na patunayan kung tama yung ginagawa ko. Kasi nga, sabi nga eh, gawin mo ang tama, aanihin mo yan sa huli, di ba? Hindi bulag ang Diyos. No, hindi bulag ang Diyos. At ito yung malupit. Usually yung mga unethical networker na yun, di ba kung makapag-post ng hashtag blessed? Di ba? Praise the Lord. Alam mo yung hindi ko yung feeling na disgust o pandidiri. Praise the Lord kung makapanloko ka. Di ba? Paano mo nakasisikmura yung ganun? May mga ganun, ha? May mga ganun na tao, by the way. Kaya nga sabi ko sa inyo, ingatan nyo ng maigi. Yung mga pinakikinggan nyo, kilalanin nyo. Even ako, hindi ako exempted doon. Kilalanin nyo ng mabuti kung sino yung mga pinakikinggan nyo. Kasi hindi nyo alam kung anong ginagawa nila. So, kapag ka ganun, humiwalay ka lang talaga. Kasi, hindi ka mababago kapag palagi kang kasama sa... Parang ganito, di ba? COVID, pandemic. Di ba? Nandito tayo ngayon. Ayan, tumataas na naman daw yung cases, no? Sana huwag naman na tumuloy. Pero, yun, social distancing, kumbaga. Di ba? Part yun, social distancing. O parang ganun din. May mga sakit yung mga... May mga sakit yung mga unethical networker, which is yung pagiging unethical nila. Kung palagi ka nakadikit sa kanila at nakasama sa kanila, even sa social media, palagi mo silang nakikita, nakakausap, eh, mahahawa ka talaga nila. No? Mahahawa at mahahawa ka. So, kailangan mo talagang humiwalay kung gusto mong gawin kung ano yung tama. Kasi may karma yan. Nakakatakot ang karma. Okay, meron tinatawag na good karma at saka bad karma. Pag mali yung ginagawa mo, bad karma makukuha mo. Pag tama ginagawa mo, good karma yung makukuha mo. So, anong karma? Anong klaseng karma? Eh, ang karma pag bumalik, hindi yan yung equal ng kung anong ginawa mo eh. Di ba? Hindi yan equal. Di ba? Kumupit ka ng piso, mananakawang ka ng piso. Ganun ba yon? Hindi. Ang karma times 10, times 50, times 100 kung bumawi. It's, ano yan, napares yan sa both good and bad. So, pag gumawa ka ng masama, kumupit ka ng piso, pwedeng nakawang ka ng 100,000. No, pag gumawa ka ng tama, nagbigay ka ng piso, pwedeng bumalik sa iyo 100,000. Parang ganun. O, hindi eksakto yung sinasabi na bibigil ako na example. Pero times multiple yan kasi ang universe masyadong malaki. Ang, kumbaga, di ba may kasabihan nga, di ba, sa, yung sa Diyos, kung sa tao, ang 1,000 years, 1 second lang sa Diyos, yung parang ganun. Yun din yun. Kung ang sa tao, ang 1 billion, sa Diyos, piso lang. Parang ganun. So, pagka yung karma, bumawi yan sa'yo, bumalik yan sa'yo, grabe din ang kukunin yan sa'yo. Or ibibigay sa'yo kapag ginawa mo kung ano yung tama. Kaya, dun ka matakot. Hindi sa kung anong sasabihin ng mga power payaman upline. Mas matakot ka dun sa nasa taas kasi kita niya lahat ng ginagawa mo. Tandaan mo yan. Okay? So, hindi ako nag-preach, no? Yun, sinasabi ko lang kung anong totoo. Alright? So, next question. Siguro mga last 2 question na to. I hope marami kayo natututunan so far, no? Ayos, no? Ganda, no? Ganda. So, especially sa mga first-timer natin dyan. Power, no? Power. Power tayo dyan. Ayos, no? So, I hope marami kayo natututunan so far. Comment kayo dyan, marami ba kayo natututunan? From Geraldine Zarate. As a beginner, ano po ba nagsilbing motivation nyo? Okay? Ang nagsilbing motivation ko nung nagsisimula pa lang ako, pride. Hindi family... No, eh, di ba typical, gusto ko maihahon sa kahirapan yung pamilya ko. Hindi, hindi ko motivation yan. No, gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan. Yung wala pa naman akong sariling pamilya. No? Gusto kong makabawi sa mga magulang ko. Yes, gusto ko yun, pero hindi yun talaga yung reason why ko. Hindi talaga yun ang reason why ko. A reason why ko is pride. Ano ibig ko sabihin? Ayaw ko na dumating yung panahon nasasabihin ng mga taong hindi naniwala sa akin, especially yung family, friends ko, relatives ko. Yung mga hindi naniwala sa akin, pinagtawanan ako, nireject ako. Even yung mga kaibigan, no? Nasasabihin nila sa dulo na, buti na lang di ako naniwala sa'yo.
hindi ko kaya yon. Pag nai-imagine ko yon noon, ngayon, hindi na grabe kasi ito na ako ngayon eh. Diba? Pero grabe dati. Pag nai-imagine ko yon, nanggigigil na ako. Kahit gutom ako, gusto ko nang humataw. Hahataw na ako kahit wala akong makain noong mga time na yun. Yun yung deepest reason why ko. Okay? So, ano yung isang magandang lesson na makukuha niyo dito? Huwag kayong makireason why sa reason why ng iba. Walang tama o maling reason why. Reason why mo, reason why mo yan. Huh? Hindi yung makikigaya ka, ah, family ba? Sige, family na din ako. Eh kung hindi ka naman talaga namomotivate dun eh. Ang totoong reason why mo is yan yung nagda-drive sa'yo. Yan yung nagda-drive sa'yo para gawin yung negosyo. Even though paulit-ulit yung nare-reject, even though paulit-ulit ka nagkakamali. Yun ang totoong reason why. Yung nagda-drive sa'yo talaga, yung nararamdaman mo. So yun yung sa'kin, yung nanggigigil ako eh. Dati, kinikilabutan pa ako pag nai-imagine ko yun. Talagang gigil na gigil ako. Every time na nare-reject ako, every time na nada-down ako, tas na ang gagawin ko, aalalahanin ko lang yun. No? Ini-imagine ko na pinagtatawa na nila ako. Ini-imagine ko na sinasabi nila, oh, di ba, sabi ko sa'yo, wala kang mararating dyan. Ini-imagine ko yun. Yun ang motivation ko, dun ako nanggigigil. Kasi parang dun sa kanta ni Kong TV, yung Pake, di ba? Ako'y saranggola, hilahin pababa, lalong umaangat. So, dapat ganun din kayo. The more na hinihila ka pababa, dapat para kang saranggola, the more na hinihila ka nila pababa, lalo kang umaangat. So, yun yung nagpapaangat sa akin. No, hindi ibig sabihin, yun na rin yung dapat sa'yo. No, hindi ito yung tamang reason why. Katulad nga nung sinabi ko kanina, ang reason why mo yan, sa'yo yan. Diba? Pero sobrang powerful para sa akin. Kasi actually, pwede nyong matutunan yun. Pwede nyong matutunan na ganun. Kasi paano, ito yung medyo mahirap kapag reason why mo is family. Tapos sila pa mismo yung nagda-down sa'yo. Ah, di ba? Relate much? Reason why mo is family. Yung sila talaga yung driving force mo pag nakikita mong nahihirapan sila or magulang mo pag nakikita mong nahihirapan sila, talagang nanggigigil ka humataw. Pero, paano kapag dinadown ka nila? Paano pag sila pa mismo yung nagsasabi na tigilan mo na yung kalokohang ginagawa mo? Yung parang hirap. No? Parang tama ba talaga ginagawa ko para sa kanila to? Tapos sila pa yung ganyan, di ba? So nakakatulong yung pride, nice. Di ba? Sa palagi sinasabi sa mga networking training, ibaba yung pride, ibaba yung pride. May tamang panahon kung kailan mo dapat itaas yun. At yun ay dito sa sinasabi ko sa inyo ngayon. Itaas mo yung pride mo kapag kahinihila ka nila pababa. Okay, pero most of the time kailangan ibaba yung pride. Kailangan mo magpakumbaba. Pero pag hinihila ka ng tao pababa, pinipigilan ka nila kahit alam mo naman eh, no? Pag pinipigilan ka ng mga tao, sinasabi lang ganun, hindi nila sinasabi yun dahil hindi kanila mahal, di ba? Sa totoo lang, kaya nila sinasabi, pinatitigil ka ng pamilya mo, ng magulang mo, kasi mahal ka nila. Hindi kasi nila naiintindihan eh, para sa kanila, ayaw ka nilang mag-fail, ayaw ka nilang masaktan. No? Yun ang way of thinking nila, hindi naman kasi nila nakita kung ano yung nakita mo eh. So, pares kayong tama, actually. Nagpapatuloy ka, kasi nakita mo kung ano yung nakita mo, hindi nila nakita. Tama sila kasi pinipigil lang kanila dahil mahal kanila, ayaw kanilang masaktan. Yun ang perspective nila. Pero hindi naman nila nakita kung ano yung nakita mo eh. So, importante na naiintindihan yun. Hindi yan, hindi kanila kinukontra kasi kontrabida sila. No? Pwede mong gamitin ang motivation yan. Pag kinukontra kanila, that is a reminder na kulang ka pa sa hataw, kulang ka pa sa resulta. Ang tagal, yung nanay ko, grabe. Ilang taon? Kailan ba niya ako? 2021. So, 2 years ago lang na in-acknowledge niya yung ginagawa ko. Imaginin mo yun, nagsimula ako 2013. No? From 2013 up to 2019 before niya ako suportahan, paulit-ulit yung sinasabi sa akin, itigil mo na yan anak, mag-aral ka na lang para makagraduate ka, tapos mag-abroad ka, punta ka dito sa US, blah, 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 ganyan. 6 years! Nagising kayo, no? Yung mga natutulog na, nagising. 6 years! Imaginin mo yun. For 6 years, nanay ko. Diba? Pero, nung una, galit ako sa kanya kasi hindi ko naiintindihan yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Pero nung later on, siguro mga 2017, mga ganyang year, hindi na ako nagalit. Kasi naiintindihan ko na dahil yung nanay ko, ayaw niya kaming nasasaktan. Siyempre, nanay. Diba? Sino ba namang nanay ang gusto nasasaktan yung anak? Nasasaktan siya pag nakikita niya nag-fail kami. Kasi paulit-ulit niya ako nakita nag-fail eh. Paulit-ulit niya ako nakitang bumagsak and may time pa na nakita niyang umiiyak ako. Kaya, syempre, bilang nanay, gusto niya ako maprotektahan. Kaya,
ginagawa niya yon para sa akin nung hindi ko pa naintindihan, akala ko pinipigilan niya ako, hindi naman pala. Yeah, kaya 2017, umuuna na lang ako, okay po. Anak, mag-aral ka na lang, ganyan. Okay po. I love you, ma. Yun na lang ang sagot ko. Yeah? And then, pagdating ng 2019, nagulat ako, biglang nag-post. No, na proud siya sa akin, tapos nire-recommend niya ako, pag may gusto daw sumali sa networking, sa akin daw sumali. Nagulat na lang ako. Di ba? So, hindi ko na kasi inintindihan eh. Yung every time na sinasabihan niya ako na gano'n, ibig sabihin, hindi pa siya satisfied sa resulta ko. Reminder lang yun na, oh, kulang pa. Kulang pa. Hataw pa. Tuloy pa. Tuloy pa. Di ba? E di 2019, doon na siya na-satisfied sa resulta na meron ako, ibig sabihin. Kaya, supported na siya. Proud na siya sa akin. Di ba? Wala eh. Ganun talaga eh. Plak. Pera lang katapat. Pera lang ang katapat. Walang bukod, yun lang bukod tanging makakapagpatahimik sa mga negative sa'yo. Yung mga unethical networker na binabasa ko, I'm sure mayroon pa rin dyan, binabasa ko, pero pabulong-bulong na lang. No, hindi nila masabi sa akin direkta kasi alam nila din nila kaya eh. No, alam nila na ano eh, napatunayan ko ng mali sila eh. Hindi na nila magawa, hindi nila masabi sa akin. Kasi ma-expose sila kung sino sila. No? Samantalang dati, grabe. Di ba? Tahimik sila nung napatunayan ko, kaya mong umasenso kahit hindi ka nanluloko ng tao. Sarap. Kaya yun yung motivation ko. Lahat ng negative sa paligid ko, lahat ng humihila sa akin pababa, inaangat nila ako kasi nga saranggola ako eh. Inaangat nila ako. Akala nila hinihila lang. Akala nila bumabagsak ako. Hindi, pinapaangat nila ako lalo. Kaya nga namimiss ko na yung mga basher, wala na ako mga basher. Kaya naghahanap na ako ng mga panibagong basher. Baka meron sa inyo dyan, gusto mag-apply. Okay, so with that being said, no, pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan na tanong. It's already 8:55, no, meron pa akong training na attendan. Sana marami kayong natutunan dito sa ating Q&A session. Once again, ginagawa natin to every Friday, 8 p.m. Philippines time, dito sa Ethical Nation exclusive. So kung gusto nyo maka-attend, kailangan member. Kung meron pang kayong mga kilala na gusto maka-attend, kailangan member sila nito para maka-attend sila. Okay? So mga members ko dyan, meron tayong sarili nating Q&A session. So ihanda nyo na yung mga tanong nyo. Okay, so before ako matapos, meron pa akong mga additional resources na pwede nyo puntahan. Yung Facebook page ko, marami ako free training videos doon. Sa YouTube channel ko, sa TikTok. Yung mga mahilig mag-TikTok dyan, no? Follow nyo ako sa TikTok. No, I am Carl Serrano. Carl Serrano, hanapin niyo lang, pares lang naman. Makikita niyo doon yung gwapo kong same na gwapo kong pagmumuka. At makapal din. Okay, so pwede niyo ako follow doon, nagpo-provide din ako doon ng mga additional training and entertainment actually sa TikTok. Makikita niyo yung mga links dito sa description nitong video na ito. Kung pinapanood mo ito sa YouTube, nasa baba yung description. Kung pinapanood mo to sa Facebook, nasa taas yung description. Okay? So with that being said, magandang gabi sa inyo lahat. Goodbye. Kita-kits next Friday, 8 p.m. Philippines time. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.